Sa pagsusuri ni Katieh sa kanyang lugar ay meron siyang napansin na isang kakaibang puno kung saan ay ang tinatawag na Nara. Dahil sa kakaibang itsura nito ay nagsagawa si Katieh ng kanyang mga trial diggings o pagsubok na paghuhukay. At sa lalim lamang na dalawang talampakan ay meron siyang nadatnang mga basag na piraso ng mga lumang banga. Dahil sa wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga basag na piraso ng mga lumang banga na kanyang nadatnan, ay naisipan na lamang niya itong kuhanan ng larawan para ipasuri ito. At narito ang aktwal na kuha ni Katieh sa mga nakabuong bagay na kanyang nahukay. Nais malaman ni Katieh kung ang mga ito ay lehitimong marka na sadyang iniwan ng mga sundalong Hapon. Ang aking pagsusuri. Base sa aking sariling pagsusuri sa naturang larawan na ito, ay masasabi ko na ang mga ito ay lumang basag na piraso ng isang antigong banga. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang paggamit ng mga basag na piraso ng mga antigong banga ay isang karaniwang estilo ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. Sa kadalasan, ang mga basag na piraso ng banga ay nagsisilbi ang mga itong gabay at nagkukumpirma na tayo ay nananatiling nasa tamang lugar ng ating paghuhukay. Ayon kay Katieh, ay kanya itong nahukay sa lalim na dalawang talampakan lamang. Kaya base sa aking pagsusuri, ito ang lagi kong sinasabi na first buried marker o ang kauna-unahang nakabuong marka na siyang nagkukumpirma na tama ang lugar na ating inumpisahang hinukay. Ang masasabi ko kay Katieh. Ang mga basag na piraso ng lumang banga dito na iyong nahukay ay masasabi kong posibleng isang marka na sadyang iniwan ng mga sundalong Hapon. Hindi ko lubusang makumpirma ang pagkalihitimo nito dahil sa wala akong ideya kung anong mga marka ang nasa ibabaw nito. Kaya ang payo ko dito ay iyong ipagpatuloy lamang ang iyong paghukay, lalo na at ang lalim na dalawang talampakan ay sadyang napakababaw pa lamang nito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.